guys, welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, tayo ay, since may nag-request naman ng base products na favorite ko and talagang matatag, na talagang kaya kong ibuwis ang buhay ko para sa kanila. Charot! Basta, sobrang, dikit kami nitong mga base products na to. Kaya talagang mare-recommend ko sa inyo na talagang super ganda nila. May local brand, may high-end, and also may luxury brand na base product. Ano ba? Jen, naghahang ka pa? May COVID pa? Medyo naghahang pa ako mga sese. So, pagpigyan nyo ako. So, ayun. If gusto niyo tong video na to and interested kayo sa mga base products na favorite ko, just keep on watching. So, first of all, mga sis, sobrang thank you kasi nakikita ko talaga yung mga comment nyo, lalo na dito sa latest video ko, yung liquid and cream blush ko. Ang dami nag-comment na natutuwa kayo doon sa videos ko na ganun. Thank you so much naman. Sobrang nakakataba naman ng puso kasi yun yung nakakapag-push talaga sa akin na magawa pa ng more videos about makeup kasi talaga na-appreciate nyo. So, nakakatuwa. Thank you so much. Since emo ako ngayon, pagbigyan nyo na ako, okay? So, let's start na. Dami na namang kuda ni Jen na yun. So, first tayo sa mga local brand, okay? So, sa local brand, ito, multi-use product kasi ito eh. Alam mo yun. Nakita nyo na to sa concealer edition. Concealer episode ko na sobrang favorite ko siya. Pero sobrang favorite ko din siyang gawing base product. O, diba? So, ginagamit ko to, yung Get Ready With Me Radiance Tint nila. Kasi this one is for all around. You can use it for eyeshadow, contour, highlight, everything. Pero ginagamit din siya as base. And ang ganda din niya, since madami siyang shade range, you can mix it para makuha yung perfect shade mo. Which is ang ganda kasi nakakatuwa. Parang pwede mo siyang gamitin kapag tan ka. Pwede mo din siyang gamitin kapag medyo regular color. Pero yung normal na shade mo, alam mo yun. Tapos, ang maganda pa dito, hindi kasi siya heavy sa mukha. Alam, heavy siya as, mas heavy siya sa mga concealers na meron ako. Pero hindi siya kasing heavy ni L'Oreal Infallible na concealer, okay? Pero kapag ginawa mo siyang base, tas dot-dot lang, dot-dot-dot, tapos, i-blend mo lang maigi, or lalo na pag hinalo mo siya sa illuminator, ang ganda, mga sis, ang ganda niya. And talagang, nandyan lang siya. Hindi siya gagalaw sa mukha mo, kahit nakamask ka. Promise, lalo na pag sinet mo, walang galawan na, mga sis. Parang kumbaga, nilagay mo siya, pagdating mo ng gabi, andun pa rin siya. Promise, hindi kanya iiwanan sa ere. Ang galing nga eh. Sobrang nakaka-amaze tong product na to as a concealer and also as a base, mga sis. Promise. Next na local brand na gusto kong base is from BLK Cosmetics. You all know that I love yung una nilang skin tint ba tawag din na doon? Basta yung sa tinted sunscreen nila, yung unang version, yung original and also yung illuminating, both of them, sobrang love na love ko yun. At ubus na siya. Kaso nga lang, hindi ko na siya napalitan kasi ang pinalit ko is ito, di ba? Yung bagong release nila na, kita niyo naman mga sis, gamit na gamit ba? Sobrang dugyot. So, ito, ginamit ko siya sa lahat ng vacation trip namin. Ito yung ginamit ko talaga kasi nga, syempre, meron na din siyang sunscreen. So, kere boom boom na din talaga siya. So, meron, ang ganda kasi ng coverage niya. Tapos, for me ha, maganda yung coverage niya. Yun nga lang, isang shade lang siya. So, I'm not sure kung paano matutumato sa ibang mga morena and also sa sobrang fair na skin. Pero kasi ito sa akin, saktong-sakto lang na medyo may pagka-dark pa nga ng onte. Ayan, ganyan siya. Pero alam mo yun, hindi siya matte, hindi siya super dewy. Sobrang saktong-sakto lang siya. So, sakto lang siya pang everyday makeup kineme mo. Ang ganda niya. And, hindi siya super long-lasting since tinted sunscreen. Pero, maganda siya pang everyday harabas mo lang. Bawa dito ka lang sa bahay, or bawa pupunta ka lang sa palengke, or somewhere out there na hindi naman pang party-party. Pwede to. Ang ganda niya. And lalo na pati kapag vacation, I highly recommend this, mga sis. Kasi meron na siyang SPF 50.
Next naman na local brand is ito, naubos na actually. Ubus na siya. Hindi ko pa napapalitan yung cushion niya. Pero baka naman, Happy Skin, gusto mo ko bigyan. Sobrang na-hype to doon sa TikTok na ginawa ko. Kasi ang ganda naman talaga niya. And first ever local cushion ata talaga to, di ba? Sobrang tuyot na siya eh. Wala na talaga siyang ilalabas. Oh, yun na lang talaga siya. So, hindi ko pa siya binibili. Hindi pa ako nakakabili ulit. Kasi nga, syempre, diba, ang dami mong pinapalit ng mga binibiling bago. So, hindi po pa ako ulit nakakabili. Pero, definitely, kung bibili ulit ako ng cushion, ito talaga din ulit yung bibiling ko. Kasi ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda ng coverage. Kaso nga lang, onti lang din yung shade range. So, sana lawakan po natin, local brands, ang shade range ng mga base products. Please, I'm begging you. Kasi kailangan yun. Di pwedeng tatlo, dalawa lang lagi ang shade. Alam nyo yan. Nang kinakapos tayo, mga sis. So, ayan. Ayan siya. Maganda to. Very, hindi siya dewy finish. Soft matte siya. Pero ang ganda. Ang ganda ng effect. Sobrang ganda ng effect nito. And ang gustong-gusto ko sa kanya kasi parang mala Korean talaga yung finish niya sa akin. Ang ganda-ganda niya. Yun nga lang, ang hirap kunin kung anong saktong shade for you. Pero ang ganda niya, sobra. And it's, what's good about it is na re-refill na lang siya. So, hindi mo na kailangan bilhin yung isang buong compact niya. Yung refill na lang yung bibilhin mo, diba? Pero, ayan, dugyot na din to kasi naubos ko na mga sis. Pero, I highly recommend it kung gusto niyo yung mga lightweight na may cushion, na may coverage. Etechi wa mga sis. Kere boom boom to. So, ayun. Yun lang mga sa local brand. Pasensya naman. Yun lang talaga yung mga natipuhan ko na local brand na talagang pack na pack for me. So, let's proceed on the local brand na medyo drugstore, budgeteria edition naman. So, obviously, alam nyo na, yung bisprint ng mga, ng lahat. Bisprint lahat ng mga nagtitipid na gusto ay full coverage at magandang pack na pack ang lapat sa mukha, ang bisprint ng lahat, si L'Oreal Infallible. Hindi po pwede mawawala yan sa collection. Hinding-hindi siya mawawala mga sis. Kasi talagang dikit kami nito. Kasi talagang pinagkatiwala ko yung buhay ko sa kanya. Charot. Hindi. Pero kasi talagang ano, hindi kanya iiwan sa ere kapag bawa nag-party-party ka or bawa pumunta kang palengke or naghatid ka ng anak mo sa school, pag uwi mo kahit naglakad ka, andyan pa rin siya buong-buo, hindi ka niya iniwan. So, ito talaga, mga sis, ganda pa ng finish kasi alam niyo ayoko nung sobrang-sobrang matte or drying sa face. Gusto ko yung may pagka-dewy na parang glowy talaga. Etechi wa yun. Ang ganda nito, promise. I love this and hindi siya heavy sa face, promise mga sis. Sobrang ganda nito. Sabi ko sa inyo, kung mahilig ka sa makeup, hindi pwedeng wala ka nito mga sis. Dapat meron ka nito. Next naman na affordable sa international brand is si Maybelline Fit Me. Kakabili ko lang ulit nito, nakakatuwa. Kasi, ang tagal kong naubusan nito. Tapos hindi na ako nakabili ulit. Kasi nga, syempre bumibili ka ng bagong mga makeup, di ba? So, hello. Pero, since sinahanap-hanap siya ng sistema ng mukha ko, binili ko siya. Ayan. I'm in the shade 128 ngayon. 120 lang dapat ako. Pero, since medyo hindi pa bumabalik pa rin yung kulay ko na normal, so, yung 128 na muna yung binili ko. Kasi madali lang naman eh. Actually, kung medyo mas dark ng onti or mas light yung nabili mong shade, kaya boom-boom lang. As long as meron kang concealer na mas maputi or meron kang foundation din na mas maputi sa'yo. So, yun lang. I-mix match mo lang. Huwag kayong mamublema na baka masayang. Hindi siya masasayang mga sis. Basta i-mix match mo lang talaga. Carry lang yun. Okay? So, ayan. Ito yung binili ko. This one is lightweight. Hindi siya sobrang dewy yung finish. Pero, soft matte lang yung finish niya. So, hindi sobrang drying sa face to. Sobrang love ko to kasi talagang matatag din to. And full coverage din. Medium to full coverage din siya. Very buildable. So, kung gusto mo itago yung mga chismis sa mukha mo, carry boom boom din to. Onting concealer na lang idadagdag mo kapag ito yung ginamit mo. Tapos, ang ganda nung lapat niya talaga. Pang ano, pang high-end yung effect. Totoo, parang pang high-end. Ito, tsaka si L'Oreal, pang high-end yung effect niya. Ang ganda nitong dalawang foundation na to. Sobrang, alam mo yung parang sulit na sulit yung pera mo. Ang mura nang ata sulit pa. Yun yung pinakamaganda dun mga sis. So, talaga for beginners, ito yung ma-recommend ko sa inyo na
bilhin yung foundation. Pwedeng pang party-party, pwedeng pang harabas. Alam niyo yun? So, let's proceed naman sa high-end. I have four shades ang meron ako. So, let's proceed for, let's start first sa skin tint ni Fenty. Alam niyo na sobrang gusto ko to. Ito ating pinaka-favorite ko na tinted sunscreen kasi sobrang lightweight niya. Pero may coverage na naman siya. Ang ganda ng coverage niya na parang may pagka-foundation na. Pero ang lightweight niya. As in, ito yung gamit ko ngayon. Diba? Oh, ang ganda ng ano, natural fresh look lang. Kung gusto mo yung mga ganong kineme, etechiwa ang bilhin mo kasi sobrang nice nito. And tingnan nyo naman, may laman pa siya. Oh. Pero yun, pangit lang yung packaging na ganyan. Medyo malaste. Pero okay na din. Is drop blurring skin. Kasi nakaka-blur talaga siya. Tingnan naman. Diba? Blur na blur. Very nice to. And very nice. Yun lang masabi ko. I love it. I like it kasi talagang lightweight lang siya pero may coverage mga sis. Next naman na high-end mga sis is Etechiwa Rare Beauty Foundation. Ito naman, matte din yung finish niya. Hindi siya glowy or anything. Pero grabe yung coverage nito. Ang ganda niya. Medium to full coverage. Tapos alam mo yung feeling na parang nagiging powder siya sa mukha mo. Hindi siya yung parang pag binlend mo, hindi siya sobrang dry, pero hindi din siya sobrang dewy. Alam mo yun, basta nasa gitna siya mga sis, nasa gitna siya. So pag ganun yung ano mo tawag dito, kung ganun yung skin tone mo na parang dry to normal or nasa gitna ka, yung normal skin mo, ito perfect sa ito kasi ang ganda nito. Lalo na kung oily ka din, Etechiwa maganda. Kung oily skin ka, maganda to. Tapos alam mo kung ano maganda dito sa Rare Beauty. Madami siyang yellow undertone, which is yung kulay talaga ng mga Asian or Pinay. Ayan, okay siya. Ayan, diba? Hindi siya sobrang matte, pero hindi din siya sobrang dewy. Nasa kitna siya and full coverage siya. Next naman from high-end is itong NARS Soft Matte nila. Etch naman, kapag mouth feeling ko, ano, medyo may pagka-oily, tapos kailangan ko na full coverage. Ito, kasi matte siya, pero super soft. Parang yung Hair Beauty, hindi siya sobrang drying sa face. Pero, grabe coverage nito mga sis. Parang hanggang, ano, next year, hindi ka iiwanan. Ganun ka. Ganun ka siya ka-coverage, promise. Ayan, o. Kaya mga makeup artist, sa mga bridal and ek-ek, ito yung ginagamit. Kasi grabe, tingnan nyo naman mga sis. Pak, grabe naman yung coverage, diba? Pero hindi mo, soft matte siya, pero may onting dewiness pa rin siya, diba? Hindi siya yung drying talaga na iiwanan ka sa ere, na parang mukha ka ng espasol sa dryness. Pero ayan, ang ganda niya. Grabe yung coverage ng mga sis. Sabi ko sa inyo, abutin ko hanggang next year coverage nito eh. As in, hindi ka talaga iwanan. O, diba? Ayan. Next naman for high-end is, bago. Ito, mga, ano, feeling ko mga top 2 ko to. Kasi sobrang gusto ko talaga to. Si Shiseido. Kasi very nice nung finish niya sa akin. As in, dewy na youthful na parang fresh na fresh ako. Parang bagong panganak ako. Charot! Bagong panganak ako. Ako yung pinanganak ha. Hindi nanganak. Pero ano, ang ganda niya talaga. Kasi ang ganda nung finish niya sa akin. Lagi, nakikita niyo sa TikTok ko. Lagi ko siyang ginagamit na ngayon. Madalas. Kasi ang ganda-ganda niya. Kahit mahal siya. Ang ganda ito yung glow. Tingnan niyo yung glow mga sis. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Diba? Ayan o. Kasi hindi siya heavy sa mukha. Ayan, ang ganda niya. Ito si NARS, oh, diba? Nag-soft matte na siya. Pero ito siya. Ganda-ganda, diba? Full coverage din to, mga sis. Ang ganda-ganda niyan. See? Ay, nako. Isa pa to na hindi kayo iwan sa ere. Kasi, nag-try ako mag-mask. Tapos, kala ko talaga, parang after ko mag-mask, after ko umalis, pagbalik ko, feeling ko, hulas na ako. Alam mo, nagulat din si Opie na parang ang ayos pa ng foundation ko. Totoo, nagulat na lang kami na maganda pa rin siya. Very nice to, as in, super lightweight pa, pero full coverage yung mga sis. Ang ganda. Tapos parang fresh na parang bagong pinanganak lang ako. Ganun siya kaganda mga sis. Kaya kailangan nyo to.
Then last is for the high-end, mga sis. Ay, luxury pala, luxury na. My Forever, si Dior Forever Skin Glow na sobrang, alam nyo ito, hindi ko alam kung anong magic ang meron tong foundation na to. Pero kahit kayo napapansin nyo, nung ginamit ko siya sa TikTok and also sa YouTube, may mga nag-comment, sis, anong ginamit mo? Parang grabe naman na wala yung pores mo. Nakakawala talaga siya ng pores, mga sis. Nakakawala talaga siya. Parang kapag nilagay mo siya sa mukha mo, parang alam mo, parang nabanat na naging plastic na yung mukha mo na parang may nilagay ka na parang jelly na parang nagpaganon ng mukha mo. Ay, totoo mga sis. Ewan ko kung anong merong milagro dito. Pero grabe, miracle ano talaga to, foundation. Totoo. Kaya excited akong makuha yung kay Charlotte Tilbury kasi parang ganun din daw. Na parang sobrang, ayun. Ayun siya mga sis. Pero sobrang puti niya sa akin ngayon kasi nga, ang itim ko. Pero grabe. Alam mo yung parang nagiging plastic siya na. Yung parang magiging Barbie doll ka na lang. Ang ganda talaga ng finish nito, promise, mga sis. Ayun. Ang ganda niya. Tapos glowy din talaga siya. Ayun na, nakikita niyo. Freshness. Freshness. As in, pag ginagamit ko siya, nawawala yung mga pores ko. Tapos, ang bango niya. Ang bango niya. Pamayaman yung amoy talaga. Kaya siguro Dior siya. Pero ang bango niya, ang ganda ng quality, ang ganda ng effect sa face mo. Parang, alam mo yung parang naging Barbie doll ka sa sobrang smooth ng mukha mo, promise. So, ito namang dalawang papakita ko sa inyo. Ito yung ginagamit ko na minsan base na hinahalo ko. Nakikita niyo sa TikTok and also sa YouTube ko na parang minimix ko lagi sa foundation ko. Si Charlotte Tilbury Flawless Filter and also itong si Glowish na Multi-Use Skin Tint ni Huda Beauty. Ito kasi ginagamit ko siya. Medyo may pagka-bronzer type kasi siya. So kapag feeling ko sobrang light nung foundation na gagamitin ko like itong kay Dior, sobrang puti niya sa akin. Minimix ko tong dalawa para perfect match siya. Or for example, feeling ko soft matte masyado yung drying sa akin yung foundation na napipiliin ko. Like this one si NARS, ihahalo ko siya para mas glowy yung look. Alam mo yun? Or ito din, si Charlotte Tilbury naman, parang ginagamit ko siya as a parang primer na din before ako mag-makeup. Primer na illuminator. Yung parang pang-glow. At katulad nito, ginamit ko siya for base muna yung primer. Then yung Fenty. Pero so, grabe yung glow, diba? So, ito, nakakatulong siya to freshen up your face muna bago kayo maglagay ng base para talagang lapat na lapat. Ang ganda ng canvas, ganun. Ganun siya. So, itong dalawang to, sobrang love ko to kasi talagang nakakatulong siya na mag-boost and mag-glow palalo yung foundation na ginagamit ko. So, if kayo gusto nyo, try nyo. Maganda din siya mga sis. As in, ang lakas maka-freshness sa mukha. So, ayun lang mga sis. I hope nagustuhan nyo itong video na to. Yan yung mga collection ko ng base products. And I hope natuwa kayo sa video na to. And just like and comment down below kung ano pang mga gusto nyo ipa-review or mga collection ko na gusto nyo makita. Okay? So, yun lang. Stay safe and don't forget to follow me on Instagram, TikTok, and on my Facebook page, and also here, subscribe on my channel. Thank you so much. Bye!